Muli, andyan po ang tatlong representante, ang Department of Justice, ang barangay captain at ang media para ma-check kung talagang shabu po ito. At ito nga ay nag-positive. Next, please. Pagkatapos, ito pong tatlong testigo na ito, kasama yung arrested suspect, andyan lang po sila. Hindi po sila umalis dyan. Kano katagal ito? 2 gabi po sila nandyan. Hindi po sila umuwi. Napakahirap na trabaho po nito. No? So, andyan po sila. Next. Ngayon, pagkatapos pong mabilang po lahat yan, nagkaroon na po ng final kung ilan po ito, nagkaroon ng on-site inquest proceeding na. Was conducted by the provincial prosecutor ng Batangas noong April 16 na. Accused was assisted by a member of the public attorney's office. No. Okay. So ito po yung mugshot nung ano, kasi marami nagsasabi bakit naka-blurred. Kung pwede lang po, Mr. Chairperson, yung sinabi ko noon, baka pwede paparinig ko lang po sa publiko ngayon. Gene, please. Ang nahuling mga droga ay more or less, no, ayon sa estimate ng PDEA, higit kumulang, no, approximate lang po ito, mga 2 tonelada. 2 tonelada. At ito'y more or less nakakahalagang mga 13.3 billion pesos based on standard drug price, no, kung ating tatantiyahin po ito. Muli, lahat sinasabi ko, ito'y lahat approximately o higit kumulang. So, ang nahuli... So, kung makikita nyo, paulit-ulit na po ako. Approximately, estimate, tinatantya, estimated, higit kumulang, lahat ng klaseng lingwaya, ginamit ko na po. No? So, sana po, ang sa akin lang, Mr. Senator, tama po kayo. Napakahirap nitong laban sa droga. Isipin nyo na lang kung ito'y pumasok sa merkado, ilang mga bata ang sisirain ito. Pero yung nagtrabaho dyan, ang ating kapulisan, yung ahong kapitan na naging major, binabati ko siya dahil hindi lang yung pagod ang ginawa nila. Mr. Senator, ito'y buwis buhay. Ibang klaseng mga tao to, hindi mo masabi yung safety ng pamilya nila, yung safety nila. So yun lang naman ang hinihiling ko sa publiko. Please, no, basta kami, kung ano pa man, we will continue with our work. At lalabanan namin ang droga. We promise you that, Mr. Senator.